Hello everyone, this is Tina, Likes and Happiness. Welcome back to my channel. Good afternoon guys. Ayan, hapon na tayo nakapagsimula ng ating vlog. So ngayon, halos ka darating lang namin ni Simon na sunduin ko siya galing sa school. So ngayon, balak ko ngayon is magluto ng chicken curry at saka i-harvest na natin ngayon yung ano. Kasi medyo malalaki na yung dahon ng ating mustasa. So ngayon, yung itinanim natin, i-harvest na natin ngayon. Sabi nga dun sa previous vlog, sabi nga ni Simon, is kapag may itinanim, may ahanihin. Yan. Even sa small space is pwede tayong magtanim, guys. Ako nga sa pasulang nagtatanim at saka dun sa flower box ko. Bali, tinanggal ko yung mga halaman na hindi napapakinabangan. Pinalitan ko ng halaman na napapakinabangan. Yon, yung nakakain namin. Para pag dinidiligan is nababalik yung hindi nasasayang yung tubig, napapakinabangan. Kesa dun sa mga halaman na hindi napapakinabangan, dilig ka ng dilig, hindi mo naman na ano, diba? So, naisip ko is palitan yung mga halaman ko na hindi napapakinabangan. Pinalitan ko ng mustasa, ng pechay, ng kangkong. Yun. So, ngayon, diba, malaking katipiran para sa amin. Imagine, sa palengke, mabibili mo ang pechay ngayon, lalo lang ngayon, yung inflation ng mga bilihin, sobrang taas. Diba? Sobrang taas ng bilihin ngayon. So, before pa na pandemic, halos sa pag na ano ko, nagtatanim-tanim na talaga ako. So, lalo nung nag-pandemic, ang dami kong naitanim na guys. At saka yung mga previous vlogs ko, kung napapanood ninyo, nag-alaga din kami ng manok. Until now, ang laking katipiran guys, hindi na kami bumibili ng manok sa palengke. Bihira po yun. Kung wala pong mga malalaking manok at alanganin pa para katayin, doon lang kami bumibili ng manok sa palengke para pang ulam namin. Yun. At saka malalaman mo yung difference ng sarili mong alaga at saka yung nabibili sa palengke. Makikita nyo yun guys. Kung meron kayong space na paglalagyan ng pag-aalaga ng manok at saka yung pagtatanim guys. At nandyan lang din naman kayo. Yung mga mamshi na relate sa akin na nasa bahay lang. Iwas stress pa, nakakalibang guys. Yun. So ngayon, nag-harvest tayo at saka magluluto ng chicken curry. Yan. Ayan si Simon, gumagawa ng assignment niya. Kasi para mamaya-maya is makapag-bike na siya. Yan. Pagagaling sa school, ayan, gagawa na siya ng assignment niya. Alright, see you later! Ito na guys yung ano ko. Yung tanim na ano, mustasa. Ayan. Yung iba maliit pa eh. May halo din nga ano, pechay. Ayan, pechay. Yun. Ting mustasa. Tapos pala may bunga na yung ating pipino. Ayan. Kunin ko na rin ito. Ayan. Ayan. Hindi healthy yung mga pechay natin dito. Nagbubulaklak lang yung ano natin, yung pipino, pero walang bunga. Sana magtuloy yung isa. Oh. Ayan, may mga bulaklak siya, kaso hindi nagtutuloy yung bunga. Nakadalawa na ako ng bunga. Ayan yung mga naninira, guys. Oh. Yan ang nakakainis eh. Ito, meron na rin siya. Sana magtuloy. Ito. Tsaka yun, nandun. Tapos ngayon, mag-harvest tayo para hindi magiging mapait masyado itong ano natin,
mustasa. Igigisa ko lang sa ano to, guys, sa bawang. Meron akong ibang iluluto, yung ano, chicken curry, para may gulay din. Yan. Pag sobrang malaki na yan, medyo mapait. Yan, ang laki na ito. Tingnan nyo, guys. Oh. Malaki pa sa palad ko. Oh. Yan. Ang laki, ano. Libre na yung ating gulay. Diyos ko, napakamahal ba naman ang gulay? Ilang piraso lang na ganitong dahon? Ano na? 20 pesos na! Yung dating 10 piso, guys. Grabe. 20 pesos na daw. Kagulat naman. Ito yung time na medyo maliit pa bumili ako ng gulay na ano, pang sasahog ko nga. Diyos ko, 20 pesos daw. Isang tali na ano, yung apat lang yata na pechay yun na dahon. Samantalang ito, sawa-sawa ka. Masarap ka nang magpupo pag umaga. Diba? Ito na yung nakuha ko eh. 2 puno pa lang ng mustasa yan ah. Ito na ang nakuha ko. Saan ka pa? Actually, itong 2 puno na to, ay itong 3 puno na to, nakailang harvest na ko. Kaya tingnan nyo yung ano niya, puno niya. Ayan. From here, hanggang dyan na, oh. Yung harvest natin. Diba? Sulit na sulit yung ating pagtatanim. Kahit ganitong space lang, diba? Kaya hindi ko sila binubunot, guys, para yung mga maliliit niyang dahon dito lalaki pa. Katulad na itong mga kinuha ko na to, lumaki na sila. Nung unang harvest ko, yung mga nandito pa, hindi ko inano, yung puno mismo hindi ko binunot, kaya lumaki pa sila. Hindi ka tanim ng tanim, diba? Imagine, ganito lang kaliit na space, nakasave tayo, diba? Ipapakita ko yung mga pechay ko na tinanim. Ang tagal na rin nun. Ito naman yung ibang puno. Ito yung kinuwanan ko, yung 3 puno na yon. Tapos ito. Imagine, ang lapad din nito. May sumusulpot pa na maliliit na dahon. Kaya, pag nagtanim kayo ng mustasa or pechay, huwag nyo na munang bubunutin yung pinakapuno. Diba? Pag nabibili tayo na sa palengke, diba? Yung pinakapuno na bubunot. So, pag sa bahay lang naman tayo nagtatanim, huwag nyo nang bunutin para lumaki pa yung mga maliliit niyang dahon. Hindi yung tanim ng tanim. Ito, lalaki pa yung mga maliliit na dahon. Diba? Yan, ganito yung ibig ko sabihin. Huwag bunutin yung pinakapuno. Lalapad pa tong mga maliliit na to, katulad ng ganyan. Diba? Ito, sa ibang araw naman itong mga to. Ito na yung naani natin, guys. Dami na rin nito. Tapos igigisa sa bawang. Madami-dami na rin ito. Ito naman yung ano, pechay natin. Yung mga nasa paso, diba? Sabi ko sa inyo, pwede naman magtanim sa paso lang. Diba? Sa ibang araw ko na sila anihin pag nagsigang ako.
Yan, katulad nyo, ang lapid. Labad, oh. Meron akong papaya dyan. Yan. Chinese kangkong to, guys. Bali, ito, tinitrim ko siya pag kumukuha ko. Tapos, ayun, uusbong ulit. Actually, ang tagal na nga mga to. Yan, tama na ito. Pang ulam na. Meron din pala akong tanim na ano dito, kamatis. Ayan, may mga bulaklak na rin. Sana magtuloy. Ayan, oh. Dito lang din sa patch yan, guys, oh. Ito na yung ating mustasa, guys. Ikigisa na. Ating bawang. Ito yung ating kare-kare. Palambutin muna. A few moments later. Ayan na, guys, yung ano natin. Mustasa nga. Ginisa sa garlic. Tapos yung ating chicken curry. Ayan na. Let's eat! Sarap. Kaya na po tayo, guys. Mga rice po, tsaka yung tubig ko po. Ito po yung chicken curry po, tsaka yung pechay po. Hi, let's eat. Actually, guys, ano yan niya? Ayan yung alaga naming chicken. Yung 45 days. Wow, sarap. Tapos, sinigang, yung tira kahahapon. Hi. Kain na, guys! Ayun, guys. Katatapos lang namin kumain. So, hanggang dito na lang po. Be natural, be yourself. Don't forget to like and subscribe. See you on the next one, guys. Bye.